Isa pang report, partner. Sunod-sunod po tayo ha, sa ating mga kapamilya. Bilang po ng namatay sa baha at landslide sa Maguindanao, umakyat na sa 53, 22 katao nawawala. Ang dami nito, gabi, partner. 45, ngayon 53 na pala. Kasama natin, Crislen Bulosan. Crislen, latest please. Isa, maganda nga ang tala ng bilang ng mga namatay sa kabukit ng Bagyong Paeng matapos bumaha at nagkaroon ng landslide sa ilang bayan sa probinsya ng Maguindanao. Kung kahapon, 45. Ngayon, 43 na ang mga nasawi ayon sa Provincial Disaster Risk and Management Office o PDRRMO ng Maguindanao. 22 ang patuloy na naiulat na nawawala ng kanilang mga kaanak, kaya magpapatuloy ang search and retrieval operations ngayong araw. Samantala, iwas biyahe muna sa mga karatig bayan ng mga Maguindanao dahil may 4 na tulay ang hindi madaanan dahil nasira ito at nag-overflow. Ang Labu-Labu Bridge sa Dato Hooper, ang tulay sa Di at Lungan sa Ampatuan, Matengen Bridge sa Sultan Kudarat at ang Nituan Bridge sa bayan ng Parang Maguindanao. May mga alternate routes naman na pwedeng daanan para sa mga babiyahe talaga, pero medyo malayo-layo na nga ito kumpara dun sa mga dadaanan na bridge at dediretso ka na lang kung saan ka man papunta. Sinimula naman ng LGU ang pag-repack at pamigay ng mga ayuda para sa mga baktus sa evacuation center. Rika, ang pinakakailangan talaga ngayon ng mga baktus, no? Yung mga supply ng tubig na pwede nilang mainom, mga pagkain at mga damit dahil yun nga halos wala ng mga naisalba ang mga residente sa pakikipag-usap natin sa kanila kahapon. Rika, Danny? Yeah. Crislen, sorry partner, mabilis lang. Yeah, hanggang saan inabot yung baha sa na pinakamalala dyan sa Maguindanao? May iba't ibang lugar, maraming lugar. Actually, Rika, ang tinamaan itong Bagyong Paeng at nakita natin kahapon na hanggang dibdib, abot dibdib, yung antas ng tubig baha na pumasok pa mismo sa loob ng mga bahay. Ang ginawa nga ng mga residente, doon na sila sa labas ng kanilang mga bahay kung saan medyo hindi naman binaha yung kalsada, nakaparada yung kanilang sasakyan. Doon muna sila natili sa loob ng kanilang mga sasakyan, bit-bit nila yung ilan nilang mga gamit na kailangan talaga nila, katulad ng mga pagkain. Dala na rin nila yung panluto nila, dala na rin nila doon yung mga bata dahil nga sabi nila, mas mabuti pang doon na lang sila dahil sa tingin naman nila ay mas ligtas sila doon, mas nakikita nila kesa yung matrap na sila sa loob ng bahay at bigla na namang tumaas ng tubig baha. Crislen, sabi mo 22 ang still missing. Lahat ito taga Mindanao? Lahat po ito ay taga Maguindanao. Yan ang pinakabuling tala mula sa RRMO. Actually, nadagdagan pa itong tala ng missing dahil kahapon ang pinakahuling ulat mula sa Bangsamoro government, 15 lang yung missing. As of 11:30 PM kagabi, yan yung pinakahuling update sa atin ng PDRRMO. 22 na, ibig sabihin mas dagdagan pa yung mga nag-report sa kanila na may nawawala pa rin silang mga kaanak. May mga bata siguro dito. Tama ba? Hindi pa tayo nabibigyan wala talaga kang breakdown kung sino si wala pang breakdown, Danny. Actually, isa rin yun sa mga challenges ng ating mga otoridad dahil hirap silang ma-identify kung sino-sino yung mga kaanak ng mga cadavers, yung mga bangkay na nakuha nila at na-recover nila mula sa operation. Kasi hindi na nga ma-identify. Talagang naging biktima ng landslide, so medyo sira na talaga yung mukha. Ang hirap na silang matukod. So, ang sabi mo, challenge nga, no? Para yung sa retrieval at saka yung rescue operation, lalo na doon sa 22 missing. Pero kamusta na yung weather dyan sa Maguindanao? Humuhupa na rin ba katulad dito sa Metro Manila sa ibang area? Nakikita naman natin kahapon sa pagpunta natin, no? Humupa na konti yung baha. Actually, bumalik lang yung ganung antas ng tubig dahil nga umulan, magdamag nung isang gabi. Pero kahapon, medyo humupa naman na. Ngayon, okay naman ang sitwasyon. Nandito tayo ngayon sa Cotabato City dahil signal sa ibang bayan ng Maguindanao. Dito sa Cotabato City, malakas-lakas ang signal. Papunta pa rin tayo ngayon sa ilang bayan sa Maguindanao para ma-check ang sitwasyon, lalo na sa mga evacuation centers kung nakatanggap na rin sila ng mga ayuda. Pero yung mga kalye, passable na ngayon. Ibig sabihin, wala namang mabaha. Yung makakadaan na kung sino yung mga nakikinig ngayon, kung pwedeng dumaan na sa mga major highways. At saka yung kumustahin ko rin yung power. Hindi naman nagkaroon ng problema sa power, yung kuryente? Okay.
Yung sa mga highways, Dani, nadadaanan naman kahapon okay. dumaan tayo. Pero ang problema nga, wala ngang baha, pero may mga tulay na mga nasira. Kaya kailangan namin mag-rap. Unpassable, you mean? Hindi madaanan? Hindi oh. sa madaanan sa publiko dahil sira. So ibig sabihin, sinarado muna siya ng mga otoridad dahil nakakatakot na baka tuluyan itong bumagsak at mas kailangan madami ang kailangan nilang i-repair para sa bridge na yon. Apat na tulay nga ang nasabi natin kanina na hindi possible sa buong bay, sa buong probinsya ng Maguindanao. Samantala doon naman sa kuryente, sa napuntahan natin kahapon sa bayan ng Mamasapano, may isang barangay doon na wala talaga silang kuryente. Isa rin sa mga problema ng mga residente doon, kulang na rin sa tubig. Kasi yung evacuation center nila, Dani, ito pa, hindi rin sila makakatira o hindi sila makakastay doon sa kanilang evacuation center dahil lubog rin yun sa baha kahapon. Binaharin ang evacuation center. Paano yun? Nandun sila sa loob ng kanilang sasakyan kung saan mas elevated, hindi sila maaabutan ng baha. Chris Len, sino na ba to? Chris Len. Chris Len, sa Dato o din Sinsuat, di ba, nagka-landslide kahapon, meron bang pangyayari ulit ng isa pang landslide simula nung dito kay Paeng? Wala na, Rica. Ang nangyari lang na landslide talaga ay yung unang gabi na tumama ang landslide, kaya pahirapan rin ang viewers sa retrieval operations nila dahil nga sobrang maputik na. Yung parang mababaon yung paa mo, katatapa ka doon. Kaya yun din ang isa sa mga naging challenges o pahirapan din yung mga rescuers. Pangalawa, mahirap rin yung weather condition kahapon. Medyo maulan kasi kahapon. Titigil sila pag maulan. And then babalik naman sila pag medyo mabuti-buti na yung panahon o kung meron ng araw. Pag maulan, kailangan nilang tumigil dahil delikado pa rin ang sitwasyon. Sa ngayon, kumusta weather? Nag-i-improve na dito sa Cotabato City. May nakikita na tayong araw sa awa ng Diyos, no? Sana nga magtuloy-tuloy para mag-subside yung paha sa ilang lugar. Pero Chris Len, yung worry ko kasi, yung sabi mo, yung evacuation center binaha, di ba? So yung iba na mga nasa sasakyan lang sila na medyo elevated. So may antala ba sa delivery ng supplies? Ibig sabihin pagkain, lalo na yung tubig, sabi mo kailangan nila. Eh ngayon naman, kung possible yung mga ibang kalye, nakakarating ba yung tulong, yung ayuda para dun sa mga nasa evacuation center? As of yesterday, Dani, pumunta tayo dun sa loob mismo ng mga tao, no? Yun nga ang reklamo ng mga residente. Wala pa silang natatanggap na ayuda. Oh. Pero sinagot naman yun ng Bangsamoro government nung nakapanayam natin sila. Nahihirapan din kasi silang iparating yung ayuda dahil nga bigla lang nasisira yung tulay. So naaantala yung sana pag-deliver nila o pagbigay nila ng mga ayuda dito sa mga apektado ng baha at landslide. Marami pa ba yun? Mga gaano karami pa ba yun? Yung mga tutulungan kailangan ng ayuda? Mga pamilya, mga ilan? Estimate natin dahil pa lang sa isipayan, daan-daang mga residente na yun eh. Hindi pa yun kabuuan ng buong probinsya ng Maguindanao dahil sabi rin ni Attorney Naguib Sinarimbo, yung head ng Bangsamoro dito, meron pang isang munisipyo dito na hirap din silang pasukin dahil nasira yung tulay. Tapos nasira yung tulay, kailangan na lang nilang, ang other option na lang nila na mapuntahan, yung Dato Blasin Swat, yun yung munisipyo. Ang isang option na lang nila, kailangan nilang tumawid sa dagat. Pero hindi rin sila makatawid sa dagat, hirap rin sila makatawid dahil nga ang alon ay malakas pa rin kahapon. Ang air transport, ang sabi sa atin, nahihiram daw sila sa 6th Infantry Division na mula pa sa Zamboanga, pero papunta pa daw dito ngayon. Pero ang other option pa rin nila, baka ipupush nila ngayon kung maganda-ganda na daw, tuloy-tuloy na itong magandang panahon, ipupush na nila na nagagamit na sila ng bangka papunta doon sa Dato Blasin Swat. Sige, at kukuha pa tayo ng latest sana, no, wag na madagdagan itong 53 na pumanaw. Maraming salamat, Chris Len Bulosan. Partner.